one of these days ang ating mga ninuno, no, even or in the future, dahil kasi tayo ang nasa present generation ngayon, na maaring isa sa atin, maaring si Mark, maaring si Lakay, o maaring ikaw, Dayang Alon, ay dumating sa pagkakataon na pag nawala na tayo o namatay na tayo, ay maging isang diwata rin tayo sa hinaharap. Ngayon, anong klaseng diwata magiging tayo? Dahil kasi we are recalling ourselves, kumbaga, dinidikit natin ang ating sarili bilang katawan na may espiritu. At yung pagiging diwata, they are spirits. When we are also a spirit. Yun nga lang, ang klase ng espiritu tayo, tayong espiritu na merong katawan. Pag umalis na ang espiritu natin, we can call that spirit to help us. So, anong tulong ang naibibigay ng ating espiritu? So, sa gabing ito, parang if you are a guardian spirit, or if you are a diwata, what kind of blessings na maaring ibigay natin sa mundo? Siguro sisimulan natin kay Bato-bato Pingat. Ano nga tayo? Laro tayo? Oh. Ellen. Tawag ito, maalis-alis. One. Maiba taya. Oo. Maiba una. Ready? Asa si Mark? Mark, pakita kamay. Ganito muna. Paano ganyan? Ah, ganito. Oh. So it's either iharap mo ganon o kaya igaganon nyo, ha? Ganito mo, Marco. So ganito muna. Yan. Ready? Okay. Maiba. Una. ano si Mark? Ganon din. So pamimitin nyo, is ganyan o ganyan? Teka lang, ha? Excuse me, hindi ko na napigilan. Ganito o ganyan? Oh, ganito o ganyan? Ah, sige. Okay, ito na ito, ha? Already? Laro tayo, ha? One. Goal. Okay. Maiba. Una. Oh, una ka, Mark. Gumaya kay Mark, sunod. Ah, dali. Gumaya kay Mark. Sige, paano? Ganito rin. Gumaya ka. Oo. Gumaya kay Mark. Sunod. Wala. Wala. Gumaya kay Mark. Ah, sige, Mark. Una, ikaw. Gumaya kay Mark. Sunod. Wala. Gumaya. So, ha, last one. Gumaya kay Mark. Sunod. Ano? Si Ellen na. Pamaya ka na, Apo. Dulok ka. So, if you are a diwata, Mark, no? Kung ikaw ay isang diwata, ano ang tulong na ibibigay mo sa sandibutan? If you are a god or a god, yes, if you are a god or a diwata, ano ang ibibless mo para sa buong mundo? At bakit? At bakit, ah, and why? Sa akin po, it's more on wisdom po. It's more parang kung sa ako diwata, I will parang pareho ko lang kay one of God Thoth, Egyptian deity Thoth, yung parang giving wisdom on people. It's bakit wisdom? It's about life. How's my life, and then I myself want to give the wisdom para sa mga sino ang nagbubuhay ba, para hindi they will suffer in a sense na alam sila paano maghanap ng mga techniques at saka ang paano ang buhay as individual, hindi as a social, but individual self. It's like I will have a different deity, but others can, pwede rin iba, pero we can, but we remain
on a same peaceful manners. Ganyan po. That's wisdom talaga. We might argue, sabi ko, ang deity ko mas okay sa akin, pero at the end of the day, it's we share, we have understanding. That's wisdom talaga. So for me, ako, I might go for a diwata ng kaalaman sa Tagalog. Wisdom talaga po. Yun po. I have a follow-up question. What kind of people is going to call you? Parang mga group, di ba? Halimbawa, kumbaga yung elite classes or yung K-system. Anong uri ng mga Eh, sorry naman. So anong uri na mga follow-up question, Mark? Anong uri na mga tao ang maaring tumawag sa iyo? Sila ba yung mga basagulero or yung mayayaman, mga babae, mga lalaki? So anong uri or sino yung mga tatawag sa iyo? I go for mga basagulero, yung mga the one people who failed a lot. Why? Yes, maganda. Why nga? Why? What makes they want to ask for me as diwata? Because the people who fail a lot will become depressed. Surely, magdi-depress sila. Pero for me, as a diwata, want to see you strive hardest. Kahit sino ka man, you have the energy, you have the power. Wag na... We take out the social norm to focus on the self. How ganyan ba? It's how in philosophy they said Nietzsche said Übermensch. Pero how people will use Übermensch is parang ako ang pinakamagaling. Pero hindi. Übermensch is a personal meditation. Now, I am the best. What I can do best. Ganyan ba? That's how. How I see as a diwata myself is kung maging ako and then more helpful sa mga ganyan klaseng tao po. Maraming salamat, no? So ano pa mga hinihintay niyo, mga kalahi? Dasal na tayo kay Mark. Diwata Mark, charot. Pero gusto ko yun, no? Parang yung sinabi mo, it's not just basagulero but those who feel that they are failure. And nakita ko nga na meron kang personality to give encouragement to people na yung mababa ang low self-esteem. Kasi you yourself, napagtagumpayan mo. No? And I believe and I salute you for all the efforts na pinagdaanan mo. So now, tatawagin naman natin si Diwatang Ellen, si Diwatang Dayang Alon. Kung ikaw ay isang diwata, anong blessings ang maaari mong ibigay sa mga tao? Rang ano kasi Apo, parang madami. Pero most ngayon kasi parang ang napapansin ko sa mundo natin, ang dami-dami nagko-commit ng suicide. So parang gusto kong ibigay ko, parang hinihiling nila sa akin na courage. Kumbaga tapos ano na lang, patience, ganon. Kasi parang yung iba, nanghihinaan na ng loob na ayun na lang yung kanilang ginagawa. Kumbaga, ayun na lang yung solusyon sa iniisip nila. And then, siguro kaya rin ganito yung trabaho ko. Kasi kung hindi ako maging courageous, yung mga ano ko, yung mga alaga ko, siguro breakdown na to. Ayun po. Saka ano, kasi karamihang nagpapabasa sa akin sa taro, something na may dinadaan ng depression. So, ayun, siguro sa mga pinagdadaanan nating problema, talagang maging courageous na lang tayo sa pagharap. Eh. Yung kanya-kanya na lang tapang ng loob, ganun po. Siguro ganun talaga ako, nature ko talaga yung ganun. Pero, Actually, sige, yung pera mo muna. Ay nga po, kasi talagang tumataas yung rate ng suicide na ano eh sa ngayon. Ayun po, Apo. Ayun, maraming salamat. Actually, I agree with that. Dahil kasi this year, 3 years or 4 years ko na na-compose yung peace prayer natin, no?
sa order of peace prayer. Pero throughout the time of praying the peace prayer, parang nanganak na naman siya. So there is a ladder of peace kasi, no? In our peace prayer, sabi ko, I pray for peace, I pray for love, I pray for stability. I pray that all the people around the world to embrace peace. Peace that promotes justice, justice that follows discipline and orderliness, discipline and orderliness as a result of understanding, and understanding as a product of knowledge, and knowledge as a fruit from the seed of love. Then sinunod ko, O great divine spirit, bless us, your children, with courage. Courage that promotes peace, love, courage that promotes peace, and love and peace that overcome all forms of evil, fear, hatred, terror, violence, warfare, and worries around the world. So, dito, bukod sa courage, no? Courage nga ba yung naidagdag ko? Actually, napakahalaga na magkaroon ng tapang kasi bukod pa pala sa tapang, no? Kailangan din natin pala ng strength. Yun pala ang ano, yung dudugtong natin. Kasi yung tapang, it allow us to fight the boredom, the loneliness, at saka kung ano yung fear natin. Pero ang courage, pag walang strength, no, madali kang panghinaan. Para ngayon, masigla ka, matapang ka, like me, matapang. Pero pag naibuhos ko na lahat ng tapang ko, bigla ako manghihina. So parang yun ang napansin ko kay Lakay. Napansin ko at sinabi ko kay Lakay, Lakay, kailangan ko rin palang i-work out yung strength. Kasi yung strength, hindi lang basta't katatagan at hindi lang yung pagiging malakas mo, no? Dahil kasi ito yung magsusuporta sa atin para tumapang tayo, no? So dahil diyan, maraming salamat, Diwatang Dayang Malaon. Wow! Mga diwata na. Tawagin naman natin ang Diwata Magbaya Agama. So ikaw, pag isa kang diwata, Lakay, ano ang ibibigay mo sa mundo? At sino mga tao ang pagbibigyan mo? Kayo ang ibibigay ko sa mundo. Honestly, ano, magaganda yung sagot ng lahat. So parang wala na akong maisip na ano, na pwede pang ibigay. Kasi parang lahat kasi connected. Parang yan yung pinakang tatawag nga nating major na need ng ano, ng tao. So siguro kung ako, so for me siguro ano, yung peace ng individual, yon, yung peace ng mind at saka ng heart. Kasi parang ito yung medyo nakikita ko na medyo parang hindi naman totally na attack, pero ito yung mga lumalapit sa atin na nag-a-avail ng mga services na parang ito yung nagpapahirap at nakakapag-create ng medyo self-destruction sa kanila, yung kawalan ng peace and happiness. So parang hindi sila nakokontento kung anong meron sila. So parang isa rin ito sa mga nagkokos kung bakit kailangan nilang gumawa ng negative. Yun. So siguro dun tayo sa peace and happiness. So magpo-put up tayo ng maraming mga bars. De, joke. Happenings. De. Ayun. Pero kasi yung isa sa mga naisip ko kanina is yung about sa healing and life. Yun. So parang ito yung pinaka-importante. At ito din yung ituturo natin sa luntian, yung kailangan mo ma-maintain at ingatan yung nag-iisang tools. So ang nag-iisang tools natin ay hindi yung mga quartz, mga gold, yung money, temple, kundi yung physical body natin. Kasi ito yung connections natin sa spirit at saka sa mundo ng mga tao, yung mga physical, yung sa physical.
So parang kapag ka hindi in harmony or peace or hindi masaya ang nasa loob, so automatic diyan papasok yung mga negative na outcome result, tulad nung maaaring maging self addicted ka sa isang bagay or makakagawa ka ng hindi maganda. So feeling ko yun yung pinaka-importante, health and life ng tao. Ayun, Apo.